So yan, magandang araw mga idol. So wala tayong gawa ngayon sa motor dahil meron tayong dumating dito na tatlong unit. Yan, arms core. Square Bingham. Yan, dalawang unit na ang Square Bingham by arms core. At isang, yan, homemade lang ata to. So ito yung ambala nito ay bulitas. Yan, ilan yung barrel niya kung gaano kalaki. So, kaya wala tayong tanggap ngayon ng sa motor dahil gagawin muna natin to. Ito yung mga i-repair natin. So, itong isang issue nito, may singaw. So, ito nakakasasya. Pero may singaw siya. So, i-check natin kung saan ang singaw nito. Itong isa naman, same pa rin ang unit niya. Ito yung mga adjustable. Pag-prinis mo yun dito. Pag-prinis mo naman. Ito yung na-adjust. Ito naman, minsan, nakakasya siya, minsan hindi. So, ang tingin ko nito, yung dito, yung lock niyan, gumagalaw na yan. Tapos may singaw din siya. So, i-check din natin kung saan yung singaw nito. So, ganun din tong isa. Ito sabi ng may-ari, may singaw din dito sa ano. Tingin ko pa rin pin. Check natin ito. So, i-demo natin yung kung paano mag-repair ng mga minor issue nitong mga itong unit na to. So, pag mga dito lang naman, pare-pares lang. Ang kaibahan lang ito, kung sino ang gumawa, magkakaiba lang yung mga tornilyuhan. Yan, magkakaiba rin sila ng pyesa. Tulad nito, ito meron tayong nayari na rito. Ito homemade lang to. So, shoutout nga pala sa classmate natin na nung high school sa Bicol. So, nagaling to ng Bicol, dinala natin dito. Ito yari na to. So, nagawa na natin. So, homemade lang siya. Pero pinawirize na rin natin to kasi ginagamit natin to sa mga isda sa pangmalayuan. Yan, gumagana na yan. One cut lang to pero nakapawirize siya. So, dito. So, ito yung mga unit natin na gagawin. Yan o. Ang gaganda. Yun. Ito, same lang sila. So, ang kagandahan ng mga gawa ng kumpanya, may mga pangalan yan. Tulad yan, may mga serial number yan. Yun. So, tulad nito, yan may serial number yan. Pero magkakaiba sila ng pwesto ng serial. So, tulad nitong isa na to, nandito sa may likod. So, itong isa, yung serial niya, nandito naman. Ayan. So, ang kaiban lang naman ito, pag may kliyang ano, sa distance lang na sila nagkakatalo. Pag itong mahaba, mas maganda sa long distance yan. So, depende pa rin sa power ng barrel. Kahit maikli yung barrel nito, kung malakas naman pumutok yan. So, depende pa rin talaga sa power ng barrel. Yan, itong isa, ito mahaba to. Yan o. Homemade lang siya, pero magandang pagkakayari niya. Yan o. So, itong isa na to, yan. Bigat. Medyo mabigat siya. Pero ito nakakasa to. Singaw lang naman ito. Pag itakasa natin, iangat natin dito. Kaya bigyan natin itong... Ito, kailangan nakatuko dito kasi matigas yung spring nito. Yan. Pag binalik natin, automatic nakapasok na. Lakas ng ano nito. Hammer niya. Yun, oh. So tara, gawin muna natin to. So meron tayo ditong CO2. Ayan. So gawin muna natin to. Para malaman natin kung asan yung singaw niya. So itong isa, testing natin. Ayan, may singaw siya dito sa kargahan. Dito rin sa kabila.
Yan, meron din singaw. Ito, malakas. So, itong isa, nakarga na rin natin ng hangin. Check natin kung saan ang singaw. Yan. Babad lang natin dito sa tubig. Ayun. So, may pairing pin ang singaw ng isa. Dito sa kabila. Dito, clear siya. Wala siyang singaw. So, pairing pin na itong isa. So, mga idol, ito, unahin natin yung pinaka... Yan, yung mas bago. Kasi ang singaw lang naman ito, dito lang. Yan. Pero after na magawa natin ito, akagam pa rin natin, check natin kung saan meron pang singaw. Kasi baka mamaya, konti lang yung pumapasok na hangin, kaya hindi napapasingaw dito. Hindi na natin pagkagayari na ito. So yan, pagtanggal lang naman yan. Pag matigas yan, gagamit ko ng bite clip na ito. So konting kapit lang naman, para hindi gaano na yupi ito man. Yeah. Gumalaw na yan. Hindi natin kamay. Take note pala, no? Sa mga mag-DIY. So, huwag kayong magbubukas dito ng may load na hangin yan. Yan. Dumadok natin. Hanggat maaari, talaga walang laman yan. Kasi pag ito binuksan natin, ang lakas ng pressure niyan. Ito pag tumasik to, mamaya may tamaan. Safety. Itong isa, yan lang naman ang sira niyan, yung o-ring na yan. Yan. So, ito lang papalitan natin. Minor lang naman to. Kailangan meron tayong mga gamit yan. So, tingnan natin kung may kaparehas yung o-ring. So tayo meron naman mga stock. So ito yung naging o-ring niya, mga idol. Oh. Mapapansin natin, dumapa na siya. Kasi matagal na siya sa naka-stock ng walang hangin. Kaya hanggat maaari, pag in-stock natin yung baril, kahit pa paano may hangin pa rin. So, tatanggalin natin to. Iwasan lang natin magasgas yung pinaka lagayan niya ng o-ring. Yan, mga idol, natanggal na natin. Kaya lang naputol na siya dahil malutong na. So hanap tayo ng kaparehas itong o-ring na to. Yeah, meron tayo nakita rito. Mga parehas naman sila. Kung mapapansin nyo ito, lumapad na kasi dumapa na siya. Pero nung bago to, bilog din yan. Ayan. Lalagay muna natin. Ayan. Lalagay natin ng konting teflon. Pinaka loob. So yan, mga idol, na ilagay na natin yung o-ring. So bago natin ibalik, lalagyan natin siya ng langis. Ako ang gamit kong langis yung gear oil. Gear oil ng motor. Kahit yung mga USL ng ano, pwede rin. Yan. Para kahit pa paano pagpasok nyo rin, hindi magasgas. So yan. May pasok nyo na yan. So bago natin kargahan ng hangin, hanggat maaari, itapat natin to sa baba. Yung kargahan na yan. Kasi pag may hangin na yan, matigas na galawin yan. Make sure lang na nakalak ng posto yan. All safe. Saka natin lagyan ng karga. Check natin yan. Yun. May dulo. Lakas din. So check natin ngayon sa tubig kung may singaw pa. So i-check na natin sa tubig ngayon. Ito yung planggana na may laman tubig.
Alisin naman natin to. So ito yung part na pinalitan natin ng o-ring. So clear na yun mga idol, wala nang singaw. Kabila, check pa rin natin. Ayan. Hintayin natin na mapasukan ng tubig lahat para wala talagang yung nagbubbles na yun, yung sa may mga space lang yun. Ayan. So hintayin natin kung may sisingaw talaga. So clear naman na yan. Ayan. So wala na. Ngayon ang gagawin natin, hihintayin na lang natin itong akakargaan muna natin. Tapos hanggang mamayang hapon, tingnan natin kung magbabawas yung hangin. Ayan. So yan mga idol, nakaisa na tayo. So ganun lang kadali yung naging issue nito, sa dulo lang yung singaw. Babalik muna natin to. I-test fire natin siya sa pellet. So ito nga rin palang isang unit na ito. I-convertin natin sa pang-tiksay. So lalagay din natin siya ng karete, pang-tiksay, para sa braided niya. So i-test natin siya sa pellet. Isa na yung lock nito. So ibalik muna natin yung lock. Ayan, pitesting natin siya sa testing natin sa pellet. So, lalagay natin ito doon sa may dulo. Itirayin natin ito. Try natin tirayin itong bilog na yan. Yan, iharap natin. Tingnan natin kung accurate yung ano niya. Yung side. So, ito, hapaan muna natin. Ito yung pellet dito. Ngayon natin pellet. Try natin. Okay. Tinamaan natin siya. Tingnan natin kung sa bilog ng timama. Ayan. Tingnan natin. Pero tinamaan natin siya. Mukhang maganda rin yung tama niya. Ito yung tama. So ito yung tinatamaan natin, bilog na yan. Yung tama niya ito. Ah, dalawa pala yung bilog dito. Saan ba yung pinasukan? Ito pala yung pinasukan. So ito yung bilog na yan. So dito pumasok. Dito pumasok. So, umangat siya ng konti. Ayan o, ito yung tinatama natin. Ito yung tama. So, di na rin masama. So, malayo-layo na rin yun. Ayan mga idol. Itong isa, goods na to. Yun lang yung naging issue niya. Ayan. Accurate naman yung konting adjustment na lang sa site niya. Dahil konting-konti lang naman. Eh, medyo mahilis at yun yung pinira natin. Saka unang putok natin yun. So, madali na hanapin yan dahil hindi naman nalayo sa target. Ayan, goods na to. 1 point. Mga idol, nayari na natin yung isa. So, ito naman yung isang gagawin natin. Ito hindi nakakasa dahil gumagalaw na yan. So, bago natin magalaw, maigpitan to mga idol. So, ilalabas muna natin to. Yan yung kasahan na yan sa armscore. Pati itong pin na yan. So, yan may mga pin na yan. Lalabas muna natin yan para matanggal natin to. So dito may higpitan yan. Yan, check muna natin to. Nagamit lang nato ng pang sundot para matanggal natin yung pin. Yan, pag matanggal natin yung mga pin na yan, kuha tayo ng isang lagayan para sama-sama sila. Yung maliit na pin na to, pagtanggal nito, abangan nyo yung spring.
Yan. Abangan nyo yung spring na huwag tumalisik. Yan yung spring na yun. So, matatanggal na natin to. Yan yung trigger niya. So dito mga idol. Kita ba? Ayan yung higpitan niya. No? Tingnan natin. Lagyan natin ng camera. Ayan ang flashlight. So, ayun no. Yung flat screw na yan, yung mga galaw. So, kailangan natin higpitan yun. Ito yung flat screw mga idol. Ito dito sa camera. So, maluwag na yan. Yan ang higpitan natin. So, higpitan muna natin to. So, naigpitan na natin yan. So, wala na yung alog. Kanina hindi natin nakakasas yan. Ayan. So, wala na pala yung, wala pala yung ano, yung trigger niya. Pero ito makakasa na to. Kasanggalin natin yung flat screw ito. Kaya yung flat screw na yan para matanggalin natin itong pinaka-lock na yan. Ayan. Pag natanggal natin yan, ito mailalabas mo nyo. Yan mga idol, natanggal na natin to. Yan yung lock mo. So ito nga pala no, sa arms core na ganito, sa mga arms core. So pag talagang dito nasira sa pinaka-pairing pin yung singaw, dito sa may balbula, so talagang obligado tayong tatanggalin natin lahat to. Yan. Kasi bago natin matanggal yung balbula rito, ito, may lock yan. Ito. Tatanggalin natin yung lock. Dun sa loob, meron pa yung lock. Dito sa loob, meron pa rin yan. So, tatanggalin muna natin ito. Kung natanggal na yan, ito, tatanggalin din yan. Para mahugot yung pinaka-barrel. Kasi dito, may tornillo yan. Tanggalin muna natin. Hanggat maaari huwag ma-lost thread dyan kasi pag nag-repair tayo, ayan, tornillo. Ayan, may plus screw yan. Ayan, pakita natin. Focus natin sa camera. So dito mga idol yan, may plus screw yan. Yan tatanggalin natin para mailabas natin yung pinaka-balbula. Yan, tanggalin muna natin. Ito may o-ring dito yung maliit. Meron din yan. So ito, tatanggalin natin to. Yan, nakatread din yan para mailabas natin yung pinaka-hammer niya. Matrabaho talaga pag balbula ang masisira. Kailangan natin ilabas. May thread din yun. Lalas. Yes. Medyo matigas na ito eh, silabas. Ito yung pinaka-hammer niya. So dito, yan yung pinaka-firing pin niya. Tutulak natin ito papunta ron, papasok. Yan yung ori niya. Ito, kailangan din natin tanggalin to. Kasi nakaharang din yan dun sa ano, sa balbula. Yan. May o-ring din kasi sa paikot yan eh. Gamit lang tayo ng long nose. Pero ingatan lang natin mapipiyan kasi yan pa rin gagamitin natin pag nangyari na. Yan o. Ubutin nyo lang ng long nose yan. Ikot-ikotin nyo lang.
Eh, medyo napipipi siya. Yan. So, sending ko. Parang di kita. Yan. Tanggal na natin. So, ilalabas na natin mga idol yung balbula. Yan. Kailangan natin gumamit ng ganito. Yung may butas din sa gitna. Kasi ilalagay natin sa gitna yung firing pin. Yan. Saka natin. Medyo matigas to. Matagal nang ma-stop. So make sure na wala na yung mga lock niya mga idol. Bago natin ilabas. Yan, medyo matigas yan. Yung pinakalaman loob niya. So, puro kalawang na. So, kaya sumisingaw siya mga idol kasi yan, no? Tingnan yung o-ring niya. Dapa na. Ayan, dapa na siya. Ito yung firing pin niya. Kalasin muna natin to. Yan yung thread niyan. Para may kapitan tayo. So, dito sa kabila, Phillips to. Luluwagan lang natin. Pero matigas na to. Yes. Yan na yung loob niya. So, nabusal-sal na rin yung pinaka ano niya. Pero pwede pa yan. Papalapat na lang natin. Yan o. Meron na siyang liig. Kaya mahina na rin yung ano ng hangin. So, papantayin lang natin yan. Lalapat pa naman yan. Yan. Pero kailangan pantay na pantayan para walang singaw. Ayan na siya. Nagamitin natin ang kikil. Kaya ng mga idol, nilalagyan na natin ng teflon. Kasi medyo maluwag yung ilalim ng o-ring. So para lapat na lapat siya. Kaya nailagyan na natin. So kailangan natin ibalik. Dito naman pagbalik niyan, kailangan habang pinapasok natin siya, nakadiretso. Kasi kailangan natin itapat yung dalawa na to dito rin sa butas niya. So dito ko ipapasok siya. Yan. So kapag tayo magpasok niya, lagay muna natin siya ngayon. Sana wala nang singaw. Saktong-sakto naman yung ano natin. Yan, naitapat na natin yung sa butas. Alright. Natin. Ito na. Ngayon. So, naibalik na natin. Fix na natin itong ano niya. Sa dulo, sa may kargahan ng hangin. Unti-unti na lang ito. Dito, madali lang na maipasok ito. So, agad yan.
So ito na mga idol, nailagay na natin. Ayan na, ito na yung trigger. Ayan na, nailagay na natin. So the moment of truth. Lagay na natin ang hangin. Yung magkaalaman na. Ayan na. Uy, pumasok na. Pumasok na mga lods. Tingnan natin kung tumutok na, tumutok. Yun, no? Kaya mga idol, pumutok na siya. Yun. 2 points. Magawa niya tayo. Yun. So, titingnan natin kung may singaw. So, tingnan muna natin kung may singaw. So, ito na. I-check na natin. Ang ginawa natin kung may singaw dito kay isda. So, yan. Wala na dito sa kabila. So, dito naman. Yun, no? So, yan na, mga idol. All right na to. Ayos. 2 points. Solve na to. So yan na mga idol, ito na yung pangalawang unit natin. Yan, square binghams. So nayari na natin. So ito try naman natin ngayon sa pellet. Yung pa rin target natin yung bote na yun. Para makita natin kung accurate pa rin yung barrel nito. Ito yung maikli. Yan, try natin sa pellet. So solve na to. Na-check na rin natin sa tubig na wala nang singaw. Ito pala haba natin. Alis mo, alis muna kayo dyan mga doggy. Ipok muna natin ito. Chucky! Gigit na nalang natin yung batin. Sa pool. Alright, accurate. So tingnan natin. Yan. Tingnan natin yung bote. Kung saan yung tama. So ginit na nalang natin siya. Matanda na yung barrel niya. Yun o. Mga idol, gitnang gitna nga. So, ayun yung tama niya o. Yan. Gitnang gitna. Dito siya lumabas. Yan mga idol. Ayos. Yan yung pinasukan niya. Yan o. Pasok. Tapos ayun sa gitna. So, accurate. Gitnang gitna siya mga idol. Alright. Thank you. Mga idol, tapos na yung dalawa nating unit. Ayan yung square bingham natin. Yan, tsaka yung ito. Pero hindi pa natin tapos ito. So ito sa next episode na natin kasi hahaba na yung video natin. Masyadong mahaba na. Ayan o. Ito yung malaki. Yan. So sa next video na natin to. So ayan, maraming salamat po sa mga subscriber natin. Siyempre sa mga viewers natin. Yan pa. Pahingin na lang ng konting suporta sa ating mga video. So ito, sample video natin. Tapos na tayo dito. Ito yung nauna. So ang issue niya, dito lang sa OE. Video lapit muna. Test natin. So medyo pinalakas natin yung loob nito. So ito naman yung pangalawa. Pinalakas na natin yung loob niya. Yan. So, alright mga idol. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe.